asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiango na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Ngayong gabi, isang natatanging kwento ng pag-ibig ang itatampok namin. Natatangi dahil tungkol ito sa dalawang taong magkaiba ang ugali at estado sa buhay, ngunit parehong may CP o cerebral palsy, isang neurological condition na nakakaapekto sa paggalaw ng mga muscles sa katawan. Ngunit hindi naging hadlang ang kapansanang ito sa paghangad nila ng tunay na pag-ibig at kaligayahan. Dahil nang matagpuan nilang isa't isa, nahanap din nila ang pagmamahal at pagtanggap na ipinagkait sa kanila ng iba. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng pag-ibig ni na Marlene Manlangit at Jerry Mariano. Tunghayan po natin. May lang ako sa suot ko, hindi ko malam kung masikip pa siya o maluwag. Hi, Jerry! Ay! Tita! Hello. Hi! Did you see your friend, Marlene? Oo, oh, tita. Kababaan na siya. Talaga? At pag nakita nyo, ang ganda-ganda ni Marlene. Okay, so everybody, please, ha? Let's fall in line. Doon na tayo. We're all set. Anytime she's Let's coming go. Down. Okay? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I have the honor to present to you tonight my beautiful daughter on her 18th birthday, Miss Marlene Manlangit. Katrin, pwede bang ako nang maghatid sa'yo mamaya? Eh, hindi pwede eh. Kasama ko yung boyfriend ko. Ayun. Eh, ano naman ngayon kung kasama mo? Madami akong pera. Tingnan mo, sama-sama na ng tingin sa'kin, oh. Oh, di bale, madadala na lang ka ng ladies drink mamaya. Oh, sige, sa mamaya, ha? Okay. Ha, mamaya, ha? Bahala sa'yo, ha? Pwede ba umuwi na tayo? Maaga pa yung pasok ko bukas eh. Ano ka ba? Hindi pa nga closing eh. Gago ka pala, di ko pa nagbayad ng bar fine. Kung gusto mo, sumayon na lang tayo. Hindi mo pa ako sinasayo. Isa na. Sige na. Ha? Isang sayo lang. Pambihira ka naman eh. Lista mo na nga yung kalagayan ko dito. Alam mo, hindi naman talaga ako sumasayo. Eh, busy ka pala eh. Nagpunta ka pa dito, hindi mo naman ako isasayaw. Balik ka na, umuwi na tayo. Ayoko pa umuwi. Katrin, umuwi na tayo. Normal si Jerry nang ipinanganak siya. Ngunit noong dalawang taon siya, nahulog siya sa bintana at nabagok ang ulo.
kaya humina ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Subalit sa kabila ng kanyang kapansanan, si Jerry ang naging tagapagtaguyod ng kanyang mga magulang at tatlong kapatid. Samantala, si Marley naman, ipinanganak ng may cerebral palsy. Ngunit kahit ganito ang kanyang kondisyon, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at best friend na si Cherry. Ito rin ang dahilan kaya't lumaki si Marlene na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Napagod ako. Nakita mo ba ang sumayaw? Ha? Ah, oo. Ayos, Marlene. Galing mo. Kaya nga, ako na nga yan. Parang kulbata lang, hindi mo pa maayos-ayos. Okay na. Okay na, Marlene. Salamat. Dapat kasi, yung girlfriend ka na, para may ga-asikaso sa'yo. At saka, baka pwede mo akong sayaw. Birthday ko naman, yung kang hindi. Mamaya-maya na lang. Mainit eh. Papalambig muna ako, ha? Promise yan, ha? Gusto mo kuna muna ito ng may inom? Sige. Ito, kalau excuse me, ah. Ano ka ba? Panirakan yung discard ko, eh. Alam mo, ikaka-indian na kami yung loves ko, eh. Anong loves? Tantanan mo yung si Kaloy, Marlene. Babaero yan. Okay lang. Hindi naman ako seloso, eh. Huwag mo si Kaloy, please. Huwag si Kaloy. At bakit huwag siya? Dahil normal siya, ako naman. Hindi. Bakit? Kaya ko naman pantayin lahat ng babaeng normal dyan, oh. Hindi ka rin malakikinig sa akin, eh. Marlene, best friend mo ko. Ayokong saktan ka ng lalaking yan. Uy! Favorite song ko yan, ah. Baka ngayong gabi magkaroon ng meaning sa akin yung song na yan. Jay, sayo tayo. Sorry, Kaloy. Uy, ano ka ba? Malas ang umaayaw. Sige na, tatanda kang dalaga niyan. Sayaw na. Sige na. Marlene, ikaw sasayaw ko, promise. Next song, ha? Sige. Hindi tinatago ni Marlene ang pagkahumaling niya sa isang normal na lalaki, si Kaloy. Meron ko ba ipapalit dito? Wala ko na eh. Yung leching customer. Kaya aga-aga, 45 pesos lamang ang nabili. Bibigyan ako 500. Ano isusukli ko yan? Wala ho ako eh. Pero hayaan nyo, total, nakapaghanda na ako ng almusal. Baka ho si Catherine meron, gigising sino? Ko siya. Yung girlfriend mo malandi? Kanina pang nagluluto ka, kanina pa, lumayas. Ni hindi nga nagpaalam sa may-ari ng bahay. Nay, nag-uumpisa na naman kayo eh. Hayaan nyo na ho, baka may kinailangan lang asikasuhin dyan. Nako ha, baka ka mo may ibang inaasikaso. Yan! Anak, may utak ka. Ha, may kinabukasan ka. Hindi ka namin ginagapang ng tatay mo na makatapos ng accounting para maturotot lang ng kusino. Huwag niyo naman ho pagsalitaan ng ganyan si Kathleen. Nay, mahal ho ako ng tao. Oh. Hindi naman niya ako pag-aaksayan ng oras kung hindi niya ako mahalin, di ba? Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, anak. Huwag mo minamaliit yung sarili mo naman. Huwag! Jose, ano ka ba naman? Eh, namumuti na yung tao sa kahihintay ng sukli niya. Eh, tama na yan. Tigilan mo na yan. Aga-aga, tinatalakan mo yung bata. Eh, paano hindi ko tatalakan? Eh, ika-ika na nga. Nagpupulag-bulagan pa eh. Nakakainis eh. O yan! Kayo nang kumain yung pinaghanda ko. Mauuna na po ako!
Simula't sa Paul ay hindi tanggap ng ina ni Jerry ang pakikipag-live-in nito sa kanyang kasintahan. Catherine, ano ka ba? Parang nagtatanong lang naman ako eh. Ayun nga, nakakabanas eh. Kailangan ko bang i-report ang bawat galaw ko? Eh, pwede naman tayong mag-usap na hindi tayo nagtatalo, di ba? Eh, ano ba? Ano ba? Uy! Jerry! Tumayo ka sandali! Tumayo ka sandali! Jerry! Dayaan ka sana namin ng mag-inuman eh. Kaya lang, lasing ka na pala eh. Catherine, sandali. Parang awa mo na oh. Huwag ka na magpahabol. Hoy! Catherine! Alala yan, may siyota mo! Gumegewang-gewang ang daan eh! Jerry, lumabad ka nga! Huwag mo na silang pansinin. Importante lang naman magkaayos tayong dalawa, di ba? Hindi ka nang nagbumukha tayong tanga dito eh. Patuloy na nakipagkita si Marlene kay Caloy. Sa kabila ng mga paalala tungkol sa tunay na intensyon nito sa kanya. Oo ba? Ganyan kalakas sa akin si Caloy eh. The best ka talaga, Marlene. Nainlove na yata ako sa'yo. Sabi ko sa'yo eh, iba ka mag-alaga. Pagiging tayo na, pagsisilbihan kita mula ulo hanggang paa. Marlene, inuman na lang! Oo nga. Sige, basta hanggang alas 4 lang ako ng umaga. Kasi strict ang parents ko. Ito ka, Marlene. Ikaw, Caloy, ang kapal talaga ng mukha mo. Layuan mo na ang kaibigan ko. Bakit ka nandito? Ba't ka nang gugulo? Marlene, huwag ka sumama sa kanila, ha? Ginagamit ka lang nila. Anong pinagsasabi mo? Alam mo, hindi ako sinungaling sa'yo. Huwag ka nalang magtanong sa akin. Basta huwag ka sumama sa kanila. Ano nga pinagpuputok ng busi mo? Alam mo, ayokong kasi mapahiya ka eh. Pero sige, kung gusto mo, bahala ka. Ikaw magtanong sa kanya. Ikaw ha, ilang beses na sinabi ko sa'yo. Yung totoo, sabihin mo na sa kanya. Sige, tanungin mo na. Tanungin mo na sa kanya. Caloy? Marlene, kasi ano, nililigawan ko si Cherry. Pero okay lang naman sa'yo, di ba? Barkada lang naman tayo. Walang-iya kayo! Pinagmukhaan niyo akong tanga! Marlene, gusto ko sabihin sa'yo dati pa, kaya lang ayokong masaktan ka. Marlene. Nagtawag mo ako! Sino kayo ang sulong ko? Halos wala na nga malamo ng pamilya natin. Ayan, nagpabuntis pa yung babae niyan. Nay, mabuti na ho yun na magkakapamilya na ako. Tingin niyo ba, eh, sino matinong babaeng magpapabuntis sa akin? Matino ba babae tawag mo dyan? Na nakisik-sik-sik-sik pa rito, tapos ngayon magdadagdag pa ng otro palamunin! Problema nyo na magiging pabigat kami dito? Eh, hindi ba matagal na naman na ako yung umaako ng mga sagutin dito sa bahay? Uy! Walang hiya kayo! Sino sumbat mo sa akin yan? Sino sumbat mo sa akin, ha? Ang walang hiya ka dahil lang sa babae niya. Kaya mo kami na tulungan pala. Ganun pala yun, ha? Huwag nang nalupo pala namin sa babae niya. Kaya mo kami tulungan. Walang hiya ka! Buhan kang mga kapatid lang ng babae niyan. Hindi ka na mabait. Ako, ang karama niyan. Bruha! Pasensya mo na ang nanay, ha? Ilayo mo na nga ako sa kanya. Cherry, ilayo mo na ako sa kanya. Ay, nakakawaya sa mag-ina! Masamang babae! Ano ba?
ka na mag-alala. May konti naman akong naipon eh. Yun yung para sa pagtatapos ko. Yun yung gagamitin natin. Bubukod tayo. Magpapakasal tayo. Alam mo, excited na nga ako na maging ama. Excited na rin ako sa magiging pamilya natin. Sa paligay mo kaya, gusto kong masaktan ka. Sa paligay mo kaya, ayaw kong makita yung lalaking talaga magmamahal sa'yo. Ikaw kasi. Tigas-tigas na ang ulo mo, ayaw mong makinig sa akin eh. Yan tuloy. Pati pagiging mag-best friend natin, muntik nang masira dahil sa Kaloy na yun. Sino may sabi? Hindi ako papayag na masira tayo dahil sa lalaking yun. Ano ako, tanga? Katawan ko na may kapansanan sa akin, pero pag-iisip ko, hindi. Meron ka pang pa-walkout kanina. Yan tuloy. Nadapa ka. Tapos, kunin kita. Ba yun? Eh, siyempre, no? Nasaktan yung pride ko. Siyempre, mas gusto ka na lalaki nililigawan ko. Alam ka mo, magtatalala ko sa tuwa. Tatay ka ni Catherine. Nako, parang awa mo na. Iuwi mo na yung anak mo. Andon sa loob. Halika, pasok. Pasok! Jerry! Halika, pasok ka! Jerry, may mahanap sa'yo. Mabilay! Tatay, hoy! Oh! Animal na to ah! Hindi ko pinangarap na gaya mo. Mapapangasawa ng anak ko. Nasaan si Catherine? Wala na siya. Sumama dun sa ama ng patang dinadala niya. Maayos lang kami kagabi. Papakasal kami. Magkakapamilya. Ba't ganun nangyari, Nay? Talagang hindi kayo para sa isa't isa. Ang pagtuon mo na lang ng pansin, yung pag-aaral mo, babaeng yun. Kinuha niya lahat ng ipon ko eh. Oh, la. Oh, Diyos ko. Walang-wala na ako na eh. Ang babaeng yan! Lizeth! Sabi ko na nga ba? Wala na. Alam mo, ikaw napaka-suplada mo, ha? Kaya tuloy ilang yung mga lalaki sa'yo dito, eh. Hindi ako suplada.
busy lang ako. Tsaka, receptionist ako dito eh. Natutuwa din ako sa mga outreach program natin. Wala na akong oras talaga makapagsasalan. Asus, sa akin di po pwede yan, no? Bakit? Porke ba ganito tayo, ha? Wala nang love life? Hindi po pwede sa akin yan. Ayaw mo nun? Wala kang kakumpetensya dito sa mga lalaki? Ikaw talaga. Sama ka. Naging masugid na manliligaw ni Marlene si Richard, na gaya niya'y may cerebral palsy din. Kamusta na, sweetheart ko? Ha? Bakit yung masulat yung damit na bigay ko sa'yo? Ha? Importante din mo ngayon, hindi ako nagbibigay ng break. Hmm? Talaga? Sige! Sasabihin ko dun sa mga pinagbigyan niyo kung mahihirap. May tutuwa sila. Yabang naman ito. Parang may mga lalaking nakapila na nililigo sa'yo. Katulad ko lang din naman magkakagusto sa'yo ah. Hoy! Richard! Sige lang mo ako ha. Wala kang mapapala sa'kin. Ipot pa to. Mula akong panahon sa matagalan ni Gawan. Palayas lang tayo. Wala talagang gang ikaw mapapala sa'kin. At wala na akong pakialam sa'yo. And for your information, ha? Hindi ako naghahanap ng boyfriend. Kung gusto mo, ikaw ang minas si Trina. Nagpa siya si Jerry na magtrabaho sa Philippine Cerebral Palsy Institute o PCPI upang makaipon ulit at matapos niyang pag-aaral. Hindi niya alam, sa trabahong ito, mababago ang kanyang kapalaran. Oo, ayan. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pa itong galit. Miss? Ikaw yung receptionist dito, no? Oo, bakit? Paano mo nalaman? Eh kasi, ang sabi nung napagtanungan ko, yung receptionist daw dito, eh sobrang sungit. So malamang ikaw na yon, no? Visit! Sa opisina ng Philippine Cerebral Palsy Institute, o PCPI, nagkrusan landa si na Jerry at Marlene. Nagtatrabaho doon si Jerry bilang accountant at si Marlene bilang secretary at receptionist. Hindi naging maganda ang una nilang pagkikita. Ngunit hindi rin nila alam na sila pala ang nakatakda para sa isa't isa. Alam mo, Marlene, ang gwapo talaga ng bagong accountant natin. Sayang palagi. Ay, nako. Alam mo, sinasabi ko sa'yo, pati ikaw ha, yung garter mo mapapatid. Wala ka na bang ibang inisip kundi mga lalaki? Diyos ko naman, ano pa bang ibang iisipin ko, ha? Tsaka, alam mo, ha? Nanghihinayang ako. Dapat nakita mo siya nung isang araw, eh. Sabihin, talaga sa akin ang bagay-bagay na ang dalawa. Libale, pag nakilala ko siya, irereto ko sa'yo. Tsaka, pag nakikita mo yung lalaki na nakabangga ko, ha? Pwede, takitagda ka na lang, ha? Sinabi mo yun. Miss, sawa kami yung ulo. Alam namin, si Shorzy,
Trini. Kasi wala akong ganun. Maswerte ka kung wala kang seizure. Maswerte pa ba ako sa lagay na to? Salamat ha. Ako nga pala si Marlene. Receptionist dito. Eh, pero alam mo na nga pala yun. Walang anuman. At least alam ko na marunong kang tumanggap ng tulong. Ako nga pala si Jerry. Yung bagong accountant niya. Kapwa lumuluha, kapwa. Marlene, hindi ka bagay dito. Mautak ka at meron kang personalidad. Kaya dapat hindi ka nagkukulong sa lugar na ito eh. Masaya ako dito, Cherry. At saka, may silbi. At hindi lang pabigat. Pero puro katrabaho ah. Hindi na nga tayo nakakalabas eh. O baka namang plano mo talaga tumandang dalaga na, ganun. Eh, sino, ano bang masama dun? At saka, sinabi ko sa sarili ko, pagdating ko ng 25 anyos, papabuntis ako. Hoy ah, tigilan mo na yung ganyang biro, hindi maganda yan. Eh, bakit? Wala nang masama dun ah. At saka, pinaalam ko na yun sa mami ko. Kailan mo na nga yan? Mahal mo, may makilala ka dito sa lugar na to. Yaman at nagkukulong ka lang nandito sa lugar na to. Eh? Ina, uy, may itsura yun ah. May promise. Ayun? Si Jerry? Nako, nirayalto ko yung Katrina. Arlene, napag-isipan ba yung offer ko sa'yo? Anong offer yun? Offer? Kawawa naman ang anak ko. Pagkagaling sa trabaho, kaya nagpupuyat sa pag-aaral. Eh, ito sa pinbo sa kama, kung hindi ako magpapalit, hindi na napapalitan to ha. Akin na yung una, mapalitan ng punta. Pakiabot, anak. Rumi-rumi na ng punda ng unan mo, hindi mo na napalitan. Nasa isip mo pa rin pala siya. Siya naging mabuti sa'yo. Dapat wala na siyang lugar dyan sa puso mo. Kalimutan mo na siya. Pero bakit hindi ko siya makalimutan? Sa bagay, wala namang dapat ibang sisihin. Nangarap kasi akong siseryosohin niya ako. Kalimutan mo na siya. Pero, Nay, ako naman yung wala sa lugar nun. Pero, natuto na ako. Na mga tulad ko, eh, hindi na dapat nangangarap na maghanap ng
may magmamahal o mamahalin. Tanggap ko na yan. Hindi, alam ko. Sinasabi mo lang yan kasi may galit ka pa dyan sa puso mo dahil sa nangyari sa inyo ni Catherine. Huwag ka bang madali. Hindi nakukuha sa pagmamadali yan, anak. Balang araw, makikita mo, makakatagpo ka rin ng babae na tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Nay, ayoko lang makita kayo na nasasaktan para sa akin. Kaya, kung ako sa inyo, huwag na rin kayong umasa pa. Sistema. Nako Marlin, ayaw mo lang magpaturo eh. Alam mo, sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw to napakatigas ang ulo. Eh, ayoko lang kasi yung umaasa sa iba. Masama ba yun? Ay, nako. Marlin, siguro, napakahirap mo maging girlfriend, no? Kaya nga, maswerte ka kay Trina. Napaka masunurin nun. Teka, ba't ba panay ang reto mo sa akin kay Trina tuwing nag-uusap tayo? Eh, kaya nga pa bang ireto? Diba kayo na? Hindi kami. Lumalabas lang kami, pero wala kaming commitment. Ayoko kasing magpatali eh. Bakit? Siguro, baka ayoko rin na umaasa sa iba. O di kaya, baka hindi ko pa nakikita yung babaeng magpapatali sa akin. Iba na lang kaya ireto mo sa akin. Eh, sino namang nireto ko? Sarili ko? Bakit hindi? Hindi. Kawa? Baka ma-enjob ka sa akin, eh? Bagamat dama pa rin ni Jerry ang pagkabigo niya sa dating nobya, unti-unti na rin naghilom ang sakit. Simula nang makilala niya ng lubusan, si Marlene. Hindi ka, isipin ko, seryoso na tayo yan. Ang pilya-pilya mo talaga. Eh, katuwaan lang naman to, di ba? Alam mo, Marlene, ibang-iba ka sa mga babae sa institute. Kung ako nga eh, mahilap talaga ako sa mga tao. Pero ikaw, parang hindi ka nahihiya. Parang okay lang sa'yo lahat. Naku! Ikaw talaga, iba na yan. Baka nahuhulog na loob mo sa akin, ha? Sige ka, talagang masama na yan. Isipin ko, talagang nahuhulog ka na sa akin. Sige ka. Ang dal-dal-dal-dal mo. Nag-umpisa sa kantsawan hanggang sa nauwi sa pag-iibigan. Hindi na nga namalaya nila Jerry at Marlene na nahuhulog na ang loob nila sa isa't isa. Bagay na itinago nila sa kanilang mga kasamahan sa PCPI, lalo na kay Trina. Jerry, buntis ako.
mag-aalala. Hindi naman kita pipikutin eh. At saka, hindi kita papwersahin magpakasal sa akin. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maaari bang magpakailanman? Eh bakit ngayon malungkot ka? Hindi naman ako malungkot eh. Natatakot lang ako. Marlene, hindi ka magbubuntis ng mag-isa. Nandito ako, at ang pamilya mo. Hindi naman yung kinakatakutan ko eh. Mahal ko na yata si Jerry. Oh, eh anong masama dun? Siya naman ang tatay na magiging anak mo. Eh, hindi ko alam kung ano nararamdaman niya para sa akin eh. Kasi, hindi naman namin pinag-uusapan yung nangyayari sa amin. Paano itong batang dinadala ko? Lahat nakabisan sa ere. Ang sigurado ko lang, mahal pa niya yung dati ng nobe. Kahit sobas ang isinaktan niya to. Kung mahal niya ako, hindi ko masasagot. Eh, bakit hindi mo siya tanungin? Baka hindi ko kayanin eh. Yung sasagot niya para sa akin. Kasi, sinesekreto pa rin namin yung relasyon namin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung may pinagtataguan siya o dahil kinahihiyan niya ako. Kaya mas gugustuhin mo na hindi na lang malaman para hindi ka masaktan. Hey, Marlene. Nasaan na yung Marlene na kilala ko, yung palaban? Ito. Nagpapakatangan naman. Ginadala at tawa. Munti yung sinilata ako na iinlap sa kanya eh. Cherry, ganito ba? Pag nagmamahal ng may kapansanan, kung alam maitapon, sila naman tatanggapin. Muluya na ang napamahal si Jerry kay Marlene. Ngunit di magtatagal. Mabubunyag din sa lahat ang kanilang lihim na relasyon. Hoy, babae! Tuloy na, mag-usap tayo. Hawakan dyan. Kung bari ka pa, nirareto mo ko kay Jerry. Yun naman pala, sinusulot mo na! Trina, bala ko sabihin sa'yo, pero ano eh? Ang lakas naman ang loob mo? Ha? Magpapaliwanag ka pa? Alam mo siya na nagmamalinis? Ano mo, kasap ka? Ha? Oscar! 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 Ano na? Ano nangyari? Ha, Trina? Sabihin mo nga sa akin, ha? Ano ba nakita mo siya sa babae niya, ha? Nagkakamali ka. Hindi niya ako inagaw sa'yo. Hindi ko naman pinlalo yung nangyari, Trini. Natawarin mo ako. Mamili ka ngayon. Siya o ako, ha? Mamili ka! Nagpapikot ka? Bakit? Mahal mo ba siya? Anak ko ang dinadala niya.
Handa akong pakasalan si Marlene. Hindi inaasahan ni Marlene na pangangatawanan siya ni Jerry. Pero mas nagulat si Marlene sa pagtanggap ng kanyang mga magulang sa balitang ito. Inaamin ko na nabigla ako ng balita ng mami ni Marlene ang tungkol dito. Pero kung hindi pa handa mga bata, huwag natin silang pilitin. At hindi rin namin siya pipilitin na makasal sila. Pero hindi rin nangangahulugan yun na hindi namin tatanggapin si Marlene at ang aming magiging apo. Mr. Manlangit, hindi ko mabibigay yung karangyaan na nakalakihan ni Marlene. Pero paninindigan ko ang mag-ina ko sa abot po ng aking makakaya. By the power vested in me, by the laws of this country, I now pronounce you husband and wife. Hindi ko na inaamadang yaman sa mundo, pagmamahal mo lang ang tanging hina. May 2000, ikinasal sa Huwes sina Marlene at Jerry. Yung dalawa ay isa-isa, isa. Matagal nang pinakawala ni Marlene ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa katauhan ni Jerry, natagpuan niya ang isang lalaking tunay na makapagpapaligaya sa kanya. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling. Sige, ako yung bahala mag-ayos ang gamit mo dito. Kunin mo yung isang bag mo sa baba. Sige. Muling pinagdudahan ni Marlene ang pagmamahal sa kanya ni Jerry matapos siyang makita ang litrato ng dating kasintahan nito. Hindi ito binanggit ni Marlene sa kanyang asawa, pero naging kapansin-pansin din ang pagkabahala niya. Marlene, ano ka ba? Katawa-tawa na nga itsura natin, dinadagdagan mo pa eh. Bakit? Katawa-tawa ba yung pakita ko kung gano'n ko kamahal yung asawa ko? Huwag naman sa harap ng maraming tao. Hindi naman ako tulad mo eh. Naiilang ako eh. Siguro, kung si Catherine yan, hindi kami iilang. Ano ka ba? Kung kailan pa tayo naging mag-asawa, doon ka pa naging selosa. Anong gagawin mo pag dumating si Catherine? Hindi ba narinig yung sinabi ko? May asawa na ako. Kaya wala na yun. Huwag na yung pag-usapan yun. Ako ba? Mahal mo? Kahit konti lang kung paano minahal si Catherine? Kulang pa bang pinakasalan kita? Bakit? Utang na loob ko ba siya yun? Alam mo kung ano pinagdadasal ko? Na kahit minsan, ipakita mo kung gano'n mo kamahal.
Isang araw ay nagising na lamang si Marlene na hindi maigalaw ang kanyang buong katawan. Bagay na naglagay sa panganib sa dinadala nitong sanggol. Marlene? Marlene, bakit na? Paano ka? Bakit? Ano nangyayari? Marlene, ano nangyayari? Naging paralisado si Marlene. Kinailangan niyang umasa kay Jerry para sa lahat ng kanyang gagawin. Oh. Pagkatapos mong kumain, paliliguan kita. Kahit nadagdagan ang responsibilidad ni Jerry, ni minsan ay hindi nakarinig si Marlene ng reklamo mula sa kanyang asawa. At dahil dito, hindi man binigkas ni Jerry ang mga salitang hinihintay niya. Napatunayan na rin ni Marlene na mahal nga siya ng lalaking pinakasalan niya. Sa pag-i-examine ng mga doktor, napag-alamang nagkulang pala sa vitamin B si Marlene, kaya ito biglang naparalisa. Madali namang naagapan ng gamot ang kondisyon ni Marlene at di nagtagal na numbalik muli sa normal ang buhay nila. Ngunit may bago na namang dahilan si Marlene upang hindi mapalagay. Marlene? Bakit gising ka pa? Alam mo, masama sa inyo ni Baby ang nagpupuyat. Hindi ka ba natatakot? Baka paglabas ng bata, maging katulad natin. Ayoko kasi siyang matulad sa akin eh. Gusto ko maging tulad siya ng iba. Maging inutil siya. Gusto ko nakakapaglaro. Hindi yung pinagtatawalan. Jerry, paano kung may CP yung anak natin? Ano pa man kalabasan ng baby, mamahalin natin siya. Ano naman ngayon, kung mamana niya yung sakit natin? Eh, hindi naman tayo inutil, di ba? Nakakayanan mo pang sumayaw, di ba? Thank you.
kapwa lumuluha, kapwa nasasaktan. Bakit tinitikis pa rin ang isa? Lagi na lamang bang ganito ang buhay natin? Di na matitis pag-irap ng titis. Huwag ka na mag-alala. Hayaan mo na. Ha? Sige na, matulog ka na. Ha? Sige. Dali mo ako sa ospital. Ha? Bakit? Hindi ka na naman makagalaw? O sige, tatawag ako ng doktora. Sige. Mangangalok na ako. Ha? Tumawag pa kayo ng isang pang-anesthesiologist. I need three doctors. Mami, si Mami, si nandito si Daddy. Marlene, nandito lang ako, ha? Nandito lang ako. Diyos ko, huwag niyong pabayaan yung asawa. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana huwag niyong pabayaan yung mag-ina ko. Kundi yung labis na hihilingin. Sana huwag maging normal yung baby namin. Kasi yun lang ang gusto ng asawa ko. Ang gusto ni Marlene, maging normal ang baby namin. Pinapangako ko, bawat araw, mula ngayon, papakita ko. Paalam ko sa asawa ko kung gaano ko kaswerte na ako yung pinili niyang mahalin. Huwag niyong kunin yung asawa ko. Huwag niyong kunin mag-ina ko. Huwag niyo silang paabayaan. Bantayan niyo sila. Lalaki po ang baby niyo. Doktora,
hindi ka masaya. Kumusta ho yung bata? Normal ba? Normal ho yung bata? Wala kayong kailangang alalahanin, Mr. Mariano. Normal and very healthy ang baby niyo. Ako, Diyos ko, salamat. Mami, normal na anak. Tatlong taon nang nakalipas mula ng malampasan ni Marlene at Jerry ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang buhay. At ito yung pagsilang ng kanilang kauna-unahang anak. Madaling nawala ang kanilang takot nang malaman nilang normal ito at malusog na malusog. Ngayon, larawan na sila na isang masayang pamilya. Si Marlene ay nagpa siya ng huminto sa pagtatrabaho, samantalang si Jerry naman ay bahagi pa rin ng isang organisasyong tumutulong sa mga may kapansanan. So, apat na taon na kayong mag-asawa, Jerry and Marlene. Ayan. May pagkakaiba ba nung una, Jerry? Nung una po, may mga period of adjustment kami, mag-asawa. Medyo sa una, parang medyo nahihiya-hiya ako yung pagmagkasama kami, ganun. Kung ano yung normal na buhay ng mga mag-asawa, parang ganun na rin kami ngayon. Oo. Eh, ano ba nakita mo sa kanya at na-in love ka sa kanya? Ang nakita ko kasi sa kanya yung almost lahat ng kabaligtaran nung una kong girlfriend. Samantalang si Marlene, sigurado ka. Saka yung mahal na mahal niya ako na everyday, tawag na tawag sa cellphone. Aha. Kumain ka na ba, ganun. Ano bang gusto niyong maging? Ate Patrick. Dapat lang siya ng mga degree. Nakitakal siyo. Gusto mo degree? May degree siya? May degree siya. Okay, anong degree? Gusto niyo ba siyang mag... O, tulad ng ama niya, accountant. Accountant. Gusto mo maging accountant para ang sa, anak mo? Oo, kundi accountant, engineer sana. Engineer. Alam mo, kami eh, nagpapasalamat sa inyo, no, na pinahintulutan nyo na itampok, na magpakailanman ang inyong kwento ng pag-ibig. Hindi lang kwento ng pag-ibig, kundi yung tagumpay, no, ha, ng dalawang nilalang katulad nyo na bagaman merong diferensya, eh, talagang nakamtan din yung pagmamahal ng isa't isa. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng staff ng magpakailanman. Lalo, pangalawa po sa inyo po, Tita Mel, special thank you po. At sa GMA 7, Kapuso. May kapansanan man o wala, magsilbi sanang halimbawa para sa atin ang kwento ni na Marlene at Jerry na parehong nalagpasan ang iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang kondisyon. Bagamat may mga pangamba pa rin sila, di hamak na mas marami pa rin dahilan upang ipagdiwang nila ang himala ng buhay at wagas nilang pagmamahalan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Abang buhay ay